Maxine, Paolo, and Stephanie. Looking back sa naging desisyon nyo para sa birthday party ni Steph, ngayon ba pinagsisisihan nyo ito? Ang tanong. Bigat, ha? 50% pinagsisihan, 50% hindi po. Kasi nga po, hindi namin inaasahan na ganun pala yung plano ni Kea. And kung sinabi ni Kuya nga, pagkatiwalaan namin, talagang binigay namin yung buong tiwala. And kasi po, para din sa akin, isang beses lang din mag-birthday yung tao. So gusto ko din na sa imping pagsama, mapasaya namin si Steph. Okay, kay Paolo tsaka kay Stephanie. Ako naman po, medyo pinagsisihan ko din po. Dahil nga, hindi naman din po namin alam na patibong lang pala niya yon. And kaya medyo ko po sinabi na medyo ako pinagsisihan. Dahil syempre, si Stephanie or kami, dito kami mag-birthday, dito mismo po sa bahay ni girl. So syempre, i-enjoy na po namin yung pagkakataon na yun. Kasi minsan na nga lang po sa buhay namin yun. Ako naman po, wala po akong pinagsisihan. Kasi for me, I think if even just the also slightest decision, for me, even like the also slightest decision that is changed, I think that butterfly effect could change the whole outcome. We could not be sitting here right now. So I think that although I wish I could have helped more, I would not take anything back. I wouldn't add to it because I think that it was also a blessing and a curse and that was the right decision. Because without that decision, we possibly all couldn't be sitting here right now. Pero masaya naman po ako not only that we celebrated her birthday, but I'm so grateful that Rob and Gab really did their best and helped. They chose the right decision. So no, hindi ko po pinagsisihan. Aww. Iba kasi yung motive nila eh. Motivation eh. Mag-party. Which is, para mapasaya rin yung kapwang housemate nila. Ayan na. Ano ang pinakamalaking lesson na natutunan nyo from Scammer Kea? Siguro po, ang pinakamalaking lesson ko po na natutunan ko from Scammer Kea is not to really trust anything, lalo na sa, when it comes to internet or social media. Kasi lalo na ngayon, parang very common na po yung pagsascam or yung poser or naakala mo sila pero hindi pala ganun. Yeah. You can agree on that one, no? At hindi lang yun, may isang bagay talaga na parang natutunan ko talaga is, like, there's times where obviously Kea offers an easier or a faster way to get what you want. And I think a decision we could have made is just work hard for it. Even though it would have taken a longer time, I think instead of taking all the nameplates for another phone, we could have all worked together, finished the whole task without anyone having to go around the pool. I think that could have been a better outcome. But I think that's a big lesson din. Na parang you can learn that you can be content with what you have, working hard is sometimes a better thing than trying to go the easier route because there's consequences to every decision. The importance of fact-checking. Yes. At tignan kung siya nga ba talaga yan. Mm-hmm. Diba? Yun yung pinaka isa sa mga major lessons ng task na ito eh. Mm-hmm, definitely. Diba? Kaya naman, Kea, not Scammer Kea. Kea, maraming salamat for joining us this evening. Siyempre, G tayo lagi. Maraming salamat din, Teen Housemates. And congratulations sa inyo, Teen Final 5. I'm proud of all of you. Thank you, Kea. Bati na tayo. Thank you. Tandaan nyo, smiley face pang. Iba si Kea, iba si Scammer Kea. Yes. Thank you. Ayan. That's a very... Actually, sino yung nakapansin? Some one housemate napansin niya na nag-black yung screen. Tiff. Yes. Nung bigla siyang naging black, nag-dark mode, that was the turning point. Akala ko nag-iba lang yung background. Akala ko po parang yung team po sa cellphone, pinalitan lang po. Full kasi nag-dark si mode dahil siya na si Scammer Kea. Pero we can agree, no? Na lahat kayo, eh, hinamon talaga ni Scammer Kea sa loob ng bahay ni Kuya. Opo. Pero may isang housemate na pinaka-nabudol. Eslam! Si Eslam, tama. Grabe. Diyos ko. In fairness naman, nung nakausap natin siya after, talagang grabe din yung pagsisisi niya na kung ano-ano ang kinuha sa inyo isa-isa. Nameplate yung pinakamahirap sa lahat. Mm-mm. At napagtagumpayan niya.